Inkwentro sa Aswang. Ang sabi po sa akin ni Lolo, sobrang kaba at takot daw po ang naramdaman nila nang malaman nilang may umaali-aligid ng aswang noon sa kanilang Lolo Celso. Mukhang ito ng araw po ang susunod na punterya ng mga nilalang na yon na hayok sa laman. Mabuti na lang daw po, Sir Jupiter. At nang gabing yun, ay muling bumalik si Maring sa kanilang kubo dahil sisilipin daw sana nitong muli si Lolo Celso. Pero naabutan niyang nandoon pa rin pala ang dalawang magpinsan. Dahil doon, ay nagawa nilang pasalamatan ang kanilang magandang kapitbahay na agad din namang tumugon na wala ro namang anuman yun. Nangako pa nga ito na sa tuwing wala raw silang magpinsan ay siya na lagi ang magbabantay kay Lolo. Tutal, marami naman sila dun sa bahay. Kasama naman daw niya ang mga pinsan. Sobrang galak na galak naman ang dalawa na kulang na lang ay halikan ng kamay ng dalaga. Ngiting-ngiti pa raw sila kay Maring. Ang ganda-ganda raw po kasi pala talaga nito, Sir Jupiter. Para daw itong anghel sa napakaamo nitong mukha. Tapos ang kinis-kinis pa raw ng balat. Kaya naman po pala kahit yung matanda ay nabibighani rito bukod sa napakabait pa nito. Kinabukasan maaga raw pong naghanda sina Ador at Karyong. Pagkatapos na pagkatapos nila sa trabaho sa Niugan, ay dumiretso na sila kagad dun sa lugar na napag-usapan nilang pagtatagpuan nila ni Sergio. Dumating naman daw po ito kaagad at doon ay nagsimula na agad itong turuan sila ng mga dapat nilang malaman tungkol sa aswang. Mata, liig at sa ilalim ng kanyang pakpak. Ilan lang yan sa mahihinang parte ng katawan ng mga aswang na lumilipad. Kung sakaling makakainkwentro kayo ng ganun, dapat ay palagi niyong tandaan ito. Mahalaga ang presensya ng inyong pag-iisip. Dapat palagi kayong alerto nang sa ganun ay hindi kayo nauunahan o nabibigla sa mga atake nila. Yun mismo ang mga unang itinuro ni Sergio sa magpinsang Ador at Karyong. Bukod pa ron, Sir Jupiter, tinuruan din daw po sila nitong gumamit ng mga mabibisang panlaban sa aswang tulad ng buntot pagi, gulok, tulos, o kahit na anong bagay na may matutulis na dulo. May mga uri daw po kasi ng aswang na takot sa mga ganong bagay. Kabilang na yung aswang na nakainkwentro nila noong nagdaang gabi. Tinuruan din po sila ni Sergio kung paano gumawa ng lana. Ito yung langis na ginagamit daw po para malaman kung may aswang ba sa paligid. Dahil kumukulo ito, maliban na lang kung ang aswang na kaharap nila ay may alam kung paano ito kontrahin. Kadalasan daw po, mga mabababang uri lang ng aswang ang tinatablan nito dahil yung mga nasa matataas na rango, halos may alam din daw sila tungkol sa pangungulam. Bukod po doon, itinuro din ni Sergio na iwasan nilang makalmot o makagatman lang ng aswang. Dahil maaari daw silang mahawa sa pagiging aswang kapag nangyari yun. Marami pang itinuro si Sergio, Sir Jupiter, kaya inabot sila ng ilang linggo para lang maaral nila itong lahat. Madalas daw po noon ay kasama na nila si Sergio sa panghuhuli at pagpatay ng mga aswang na gumagala sa kanilang baryo.
Pero kadalasan ay ito lang ang gumagawa ng trabaho at taga-suporta lamang sina Ador at Karyong. Hindi raw tuloy sila makapaningil ng malaki sa mga kabaryo nila. Mabuti na lang daw talaga Sir Jupiter ay hindi na nahirapan sina Ador at Karyong nung magkaroon sila ng pisikal na pagsasanay kay Sergio. Batak naman na kasi ang katawan nila dahil sa bigat ng mga pinapasok nila noong trabaho. Pagkatapos ay magagaling din silang umasinta dahil nga po sa naging karanasan nila sa pangangaso. Yun nga lang, kinailangan nilang aralin kung paano kontrolin ang takot nila. Dahil madalas po ay hindi pa rin maiwasan ng dalawa na makaramdam ng kaba kapag may nakakaharap silang aswang. Bukod po doon, wala rin silang kaali-alerto sa katawan, kaya makailang beses pa silang muntik ng madali ng aswang, na muntik na rin nilang ikapahamak. Tsaga silang tinuruan ni Sergio. Siguro ay dahil na rin po sa kagustuhan nitong puksain ang maraming aswang, na siyang lahing kumitil nga po umano sa buhay ng mag-anak nito. Ganun siguro katindi ang nararamdaman itong puot sa mga nilalang na kumain sa kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang isang gabi, habang pauwi na sina Ador at Karyong sa kanilang kubo matapos nilang magronda sa buong baryo kasama si Sergio, ay may isang babae raw po ang humahangos na lumapit sa kanila. Iyak daw po ng iyak yung babae na nakilala nila bilang si Aling Melba. Halos gumulong na ito sa kanilang harapan para lang pagbigyan siya ng dalawa. Nagsumbong siya na may mga aswang daw na kumuha sa kanyang anak. Hindi raw niya nagawang pigilan yun dahil wala siyang laban dito. Naunahan din daw siya ng takot at dahil doon ay agad namang gumuhit ang awa sa mukha ng magpinsan. Kaya lang biglang napaisip ang dalawa. Hindi raw po kasi nila alam noon kung kaya na ba nilang lumaban sa aswang nang sila na lang at hindi nakasama pa si Sergio. Halatang takot pa sila dahil na rin po sa naging trauma nila sa unang aswang na kanilang kinalaban. Nakikiusap naman ang babae kina Ador at Karyong. Ang anak na lang daw kasi niya ang natitira niyang pamilya. Kamamatay lang ng asawa niya at hindi raw niya kayang pati ang kanyang anak ay mawala pa. Talagang gumugulong na sa sobrang kaiiyak ang babae. Kaya nakaramdam po ng awa ang magpinsan sa kanya. Dahil doon sa wakas po ay napilitan silang puntahan na lang ang bahay nito kung saan nga nila nakita ang isang aswang na may malalaking mga mata. Nakalawit na dila, mahahabang binti at braso, na hinahabol ang isang umiiyak na batang naglalaro daw po ang edad sa 6 hanggang 8 taon. Ang higpit daw po ng pagkakahawak noon ni Ador sa kanyang gulok, pinilit niyang tatagan ang kanyang loob kahit na ang totoo ay nangangatog ang tuhod niya. Si Karyong naman ay agad na kinuha yung buntot pagi na binili pa nila sa bayan. Pero imbis na matakot ang aswang ay para daw pong natuwa pa ito nang makita silang dalawa. Parang naramdaman daw nitong dinadaga ang kanilang mga dibdib. Kaya malakas ang loob nitong tawanan pa sila. Pagkatapos po noon ay tinangkaraw po sila nitong sugurin. Itinaas nito ang kanyang mahahabang braso at iniumang ang kanyang matutulis na kuko at handa na sanang laslasin ang mukha ng dalawang magpinsan. Iwinasiwas ni Karyong ang kanyang hawak na buntot pagi. Wala na siyang pakialam kung paano niya ba yun ginawa,
Basta iwinasiwas na lang niya yun ng buong lakas. Dahilan para mapaatras ang aswang sa tangkasanan itong panunugod sa kanila. Mabilis naman daw pong pinaikutan ito ni Ador at hinanap niya ang bahagi nitong maaari niyang tirahin gamit ang hawak na gulok. At ganun na lang daw po ang tuwa niya nang makita niyang nakalabas ang batok nito. Isang malakas na talon daw po ang ginawa ni Ador. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatamaan ng gulok yung batok ng aswang na naging dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Nahiwa ang batok nito at sumirit ang kulay berde raw po nitong dugo. Pero hindi nagawang putulin ng ataking yun ang ulo ng aswang. Ang kunat ng balat! Sinigawan ni Ador si Karyong na mag-ingat dahil mahirap sugatan ang kalaban nilang aswang. Galit na galit daw po ang aswang nang humarap ito kay Ador. Kulang na lang daw po ay umusok ang ilong nito sa tindi ng galit nito. Kaya hindi na nakapagtataka ng gumanti ito, gamit pa rin ang kanyang mahabang braso at matutulis na kuko na tinangka nitong ikalmot kay Ador. Mabuti na lang daw po at sinunod ni Ador ang bilin ni Sergio sa kanila na dapat ay palagi silang maging alerto sa lahat ng oras. Kaya nagawa niya pong iwasan ang atake ng aswang. Muntik na si Ador. Dahil doon ay lalo naman daw pong nagalit ang aswang at makailang ulit pa nitong sinubukang atakihin si Ador na wala naman pong ibang ginawa kundi umiwas. Talon dito, talon doon. Napipikon na tuloy ang aswang sa kanya. Kaya lalo itong parang nawala sa tamang pag-iisip. Dahil doon, nakakuha ng tiyempo si Karyong na kunin ang tulos na nakasukbit sa buslong nasa likuran niya, nagawa sa dahon ng abaka. Tinawag ni Karyong ang aswang na noon ay pikon na pikon na kay Ador at galit na galit naman daw po itong humarap sa kanya. Nanlalaki pa ang mata pero tamang-tama lang yun dahil sa eksaktong pagharap nito ay itinusok naman ni Karyong ang kinuha niyang tulos sa mismong mata nito. Dahilan para bigla na lang itong mapabagsak sa lupa habang nagsisisigaw sa sakit. Tuwang-tuwa ang magpinsan nang makitang napabagsak nila ang aswang. Pero hindi na po sila nagaksaya pa ng pagkakataon dahil ayaw nilang bigla sila nitong matakasan. Kinuha nila yung lubid na palagi nilang daladala na nakasukbit din po sa bewang nila. At yun daw po ang siyang itinali nila sa kamay at paa ng aswang. Tuwang-tuwang naghihiyaw daw po noon si Aling Melba at tinawag ang mga kabaryo nilang mabilis namang naglabasan sa kanilang bahay. Ipinamalitan ito na nakahuli ng aswang si Ador. Gulat na gulat daw ang mga ito nang makita nila ang nakahandusay na aswang na noon din daw po ay nananatiling nakahiga sa lupa at nagkikikisay. Siguro ay dahil na rin sa sakit na dulot ng nakatusok na tulos sa mga mata nito. Ang ginawa raw po noon ng mga tao ay isinabit ang aswang sa isang poste. Doon mismo sa bandang nasisinagan ng pagsikat ng araw. Pagkatapos ay napagkasunduan ng lahat na hintayin itong maumagahan para masigurado nilang patay na nga ang aswang. Alas 4 naman na noon ng madaling araw at kaunting panahon na lang ang hihintayin nila. Kitang-kita daw ng lahat ng mga taga doon sa Barrio Sir Jupiter na sa eksaktong pagsikat ng araw ay muling nagkikisay ang aswang sa kanilang harapan. Unti-unti raw po ay nanumbalik ang hitsura nito sa kanyang anyong tao na walang saplot sa katawan. Yun nga lang, hindi raw po nila makilala ang mukha nito dahil grabe ang naging pinsala ng tulos na itinarak ni Karyong sa kanyang mga mata. At bukod pa doon,
Patuloy na pagtama raw po ng sikat ng araw sa balat nito ay unti-unti yung natuyot. Parang unti-unti raw po ay naagnas ang balat ng aswang hanggang sa maya-maya ay sumama na rin ang laman nito. At naglaglagan yon sa lupa hanggang sa halos kalansay na lang nito ang natirang nakasabit dun sa poste. Ang dami pang araw pong nasuka nun dahil pati yung mga laman loob ng aswang ay nakita nilang naglaglagan ng matunaw ang balat nito. Kaya lang bulok na raw po yung loob ng katawan ng aswang at kahit kamamatay pa lang nito ay mabilis daw po yung inuod. Tumitibok-tibok at kumikibot-kibot pa raw po yung mga nalalaglag na laman loob na parabang may sarili pa itong buhay. Kahit na bawat tama ng araw dito ay umuusok ito at lalong nabubulok. Nakakadiri daw po ang itsura noon. Napakasangsang ng amoy at nakakasulasok. Maya-maya matapos nilang masaksihan yun ay nagpaalam na sina Karyong at Ador na uuwi na sa kanila. Ngunit hinabol daw po sila noon ni Aling Melba, dala ang ilang mga barya nito sa kanyang kamay. Doon ay nagkatinginan daw po sina Ador at Karyong. Sa unang pagkakataon, Sir Jupiter, pakiramdam nilang pareho ay ayaw nilang kunin yung perang iniaabot sa kanila. Humingi pa raw ito ng pasensya dahil maliit na halaga lang ang nakayanan nito. Ganoon pa man ay nangako naman si Aling Melba na kapag daw siya ay nakapagbenta ng saging sa bayan ay aabutan niya ulit ang magpinsan. Nakaramdam na naman ng awa ang magpinsan sa kanilang kabaryo. Alam nilang wala itong ikinabubuhay pa simula nang mawala ang asawa nito. Nagbulungan daw po ang magpinsan at nagkagulatan pa sila nang malamang pareho sila nang iniisip. Tinanggihan nila ang bayad ni Aling Melba. Nagulat naman ito sa kanila at nagtanong pa kung sigurado ba raw sila doon. Pagkatapos noon, nagulat pa ang lahat. Nang ibalita ni Ador na simula raw sa araw na yun ay hindi na sila maniningil ni Karyong. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga kabaryo sa kanilang sinabi. Pagkatapos noon ay nagpaalam na silang uuwi sa kanilang Lolo Celso. Isang mabigat na desisyon ang ginawa ng dalawa ng oras na yon. Alam nilang dahil sa ginawa nila ay mawawalan sila ng pagkakakitaan na siyang layunin sana nila noon para maipagamot nila ang kanilang Lolo Celso. Pero naisip po nila na hindi na kaya ng kanilang konsensya kung sisingilin pa nila ang kanilang mga kabaryo. Gayong alam nilang pare-pareho lang naman silang salat sa buhay ng mga panahong iyon. Nang araw na yun, umuwi ang dalawa na wala silang dala ni isang kusing, Sir Jupiter. Pero ang sabi po sa akin ni Lolo ay sobrang saya daw nila noon. Para daw silang nasa alapaap, lalong-lalo na noong ibinalita nila kay Lolo Celso kung ano ang nagawa nila. Puring-puri naman sila ni Lolo Celso. Kahit ang dalawa ay hindi makapaniwala nang sabihin ng kanilang lolo na napakagaling nila at ipinagmamalaki raw sila nito. Ang sabi pa nga ni Lolo Celso ay manang-mana raw sila sa kanya. Nagkatawanan pa silang tatlo pero bigla na lang pong umubo ng umubo si Lolo Celso kaya nawala ang mga ngiti sa labi ni Naador at Karyong. Ngayon ay namumroblema sila dahil alam nilang kailangan na naman nilang bumili ng gamot ni Lolo Celso. Kaya lang ang tanong ay saan nila yun kukunin? Biglang naalala ni Karyong yung mga baryang iniaabot sa kanila ni Aling Melba kanina.
Naisip niyang sana'y tinanggap na lang pala nila yun. Kaya lang nang maalala niya ang umiiyak na mukha nito, ay mabilis din po siyang nakonsensya. Napag-usapan na lang ng magpinsan na babalay na lang sila dun sa may-ari ng pinagtatrabahuan nilang niyugan. Yun na raw talaga ang balak gawin ng dalawa noon. Pero ganun na lang ang gulat nila nang bigla na lang may kumatok sa kanilang kubo. Pagbukas nila ng pintuan, nakita nila yung iba sa mga kabaryo nila na may daladala raw pong prutas, gulay, bigas at kung ano-ano pang regalo para sa kanilang dalawa. Antig na antig daw po ang puso ng magpinsan kaya muntik pa silang mapaiyak. Kulang na lang daw ay tumulo ang uhog ni Karyong kaya naman nagkatawanan na lang sila noon. Pero lalo pa silang naantig nang sabihin sa kanila ng isa pa nilang kabaryo na huwag silang mag-alala. Dahil kapag sila naman ang nangangailangan ng tulong, hindi raw magdadalawang isip ang mga ito na tulungan sila. Malaki raw kasi ang pasasalamat ng buong baryo sa ginagawa ng dalawa. Kaya naman tama lang na bumawi sila. Pakiramdam daw po ng dalawa noon ay para silang mga superhero na hinahangaan at minamahal ng tao. Kahit nga raw po si Sergio na siyang nagturo sa kanila, ay pinuri din sila. Dahil doon, Sir Jupiter, lalo pa raw pong naging pursigido ang dalawa sa kanilang ginagawa. Pakiramdam nila hindi nagkataon ang lahat. Naniniwala sila na yun talaga ang gusto ng Diyos na gawin nila. Nagpatuloy sa ganong gawain ang dalawa kahit na kung minsan ay pagod na pagod sila at kulang ang kanilang pahinga, ay nagawa pa raw nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Hanggang sa marami na ring mga kalalakihan sa kanilang lugar ang maengganyong sumama sa kanilang mga pagroronda. Sir Jupiter, unti-unti raw pong gumaling nang gumaling ang dalawa sa pangangaso ng aswang tulad ni Sergio. Kaya nagawa nilang ipasa sa iba ang kanilang kaalaman. Lumipat sa ibang lugar ang mga aswang. Yun daw ang ibinalita sa kanila ni Sergio. Kaya nagpaalam ito na baka minsan na lang siyang makadalaw sa kanilang baryo. Tutal ay nandito naman daw sila. Aasahan itong magiging maayos na ang lagay ng kanilang lugar. Nakaramdam ng lungkot si Naador at Karyong ng isang araw ay bigla na lang daw pong nagpaalam si Sergio sa kanila. Ang sabi po nito ay susundan niya kung saang lugar lumipat ang mga aswang. Ganun pa man po ay nangako naman ang magpinsan na sila na ang bahala sa kanilang mga kabaryo. Nangako rin naman si Sergio na dadalaw-dalaw pa rin naman ito sa kanila. Lumipas pa ang ilang mga araw, Sir Jupiter, at halos wala na raw pong gaanong namamata ang aswang na pumapasok sa baryo nila. Ang akala nga raw po nila ay tuluyan na talagang lumipat ng lugar ang mga aswang. Pero nagkamali pala sila. Isang araw ay bigla na lang daw pong nagtatakbo papunta sa bahay nila ang isa sa mga kapitbahay nila na si Mang Berting. Pagkatapos ay namumutla itong nagbalita. May nakita raw aswang doon sa may gubat, doon sa lupang pag-aari din ni Dominador, ang may-ari ng pinagtatrabahuan nilang niyugan. Doon daw malapit sa may kuweba, tatlong aswang daw ang namataan doon nung dalawang nakakita. Pero nagulat daw sila. Dahil ang isa sa mga yun ay malaki.
malaking malaki raw at mas nakakatakot ang hitsura. Nagkatinginan pa sina Ador at Karyong sa sinabi ni Mang Berting. Naalala nilang bigla ang sinabi sa kanila ni Sergio noon na ang mga uri daw ng aswang na mas mataas ang ranggo kaysa sa karaniwang aswang ay talagang mas malalaki raw at mas kakaiba ang hitsura kumpara sa iba. Dahil doon nakaramdam sila ng pangamba. Hindi lang para sa mga sarili nila, kundi para sa kanilang mga kabaryo. Lalong-lalo na sa kanilang Lolo Celso. Dahil doon ay nangako sila na pagkatapos ng kanilang trabaho ay pupuntahan nila agad ang mga bagong aswang na namataan nilang umaaligid sa kanilang baryo. Abangan ang susunod na kabanata. Thank you.